Sa halip na makuha ang simpatsa ng publiko, mas lalo pang nadiin si Paolo Conti sa inilabas niyang official statement tungkol sa paghihiwalay nila ni LJ Reyes. Kagabi, nagpost ng mahabang paliwanag ang Kapuso actor bilang sagot sa mga pahayag ni LJ hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon, kabilang na riyan ang umano'y pambababae niya. Isa-isang sinagot ng aktor ang mga malisyosong akusasyon laban sa kanya, pati na ang chikang may relasyon umano sila ng leading lady niya sa pelikulang A Faraway Land na si Yen Santos. "She was never the reason of our breakup. I was. Kung matagal na kaming hindi okay ni LJ, it was mainly because of me." Masyado niyo siyang diniin sa issue na to, pati pagpo-promote namin ng movie na bahira na ng kung ano-ano. "When LJ left for the States with the kids, I went to Baguio for 3 days dahil ayaw ko sa Manila at gusto ko makapag-isip-isip. Naging insensitive ako about the possible effects nung issue and I invited Jen for a day para makausap since malapit lang siya sa North din. She went there as a friend. Hindi ko naisip na nadadamay siya ng ganito. I'm sorry for this." Bahagi ng pahayag ni Paolo na ipinost sa kanyang IG. Hindi tinanggap ng karamihan sa kanyang IG followers ang tinawag nilang palusot ni Paolo. Komento ng netizens, parang mas pinoprotektahan pa niya si Yen kesa sa ina ng kanyang mga anak. Pero ipinagtanggol din naman siya ng kanyang followers at nangakong ipagdarasal na maging maayos ng lahat sa kanyang pamilya. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng netizens na naging paliwanag ni Paolo sa paghihiwalay nila ni LJ, kung saan mas nadiin pa nga ang aktor pati na si Yen kahit pa inabsuelto na siya sa third party issue. "No matter how mad you are at your partner, or if things are not working right between you two, you do not go and seek someone else's company. You sit your ass there with your partner and make it right, because that's your person. If you can easily go to someone else, you do not love the person you're with." Kung may delikadesa kasi ang si Yen, kahit anong invite mo dyan, pupunta sa'yo kung nabash man siya, it is consequence of her action. "Anong friend? Wala ka bang ibang friend? Yung lalaking friend, dami mong dahilan. Ha 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 ha. Hindi ko kinaya yung friends na di kita digil sa isa't isa at magko-holding hands pa. Huy, di kami bulag at syunga para hindi mahalata ang pinagkaiba ng friends sa karelasyon." I think when men do such mistakes in life, they will never realize it until everything will slap them in the face with all the consequences that will go with it. But as they said, love is the best thing in life and when it's over, it's the hardest and painful experience that anyone can have. We all go through breakup and disappointments in life. Sorry is not enough. Parang trademark mo na lang mang-iwan ng mga babaeng mahal na mahal ka. Ilan yan sa mga naging komento ng mga followers.